What's up mga pari? Kumusta kayo mga pari ko? I hope na okay lang kayo dyan ngayon. At ngayong araw na to, ituturo ko lang sa inyo na mabilis kung paano ba tayo magtono ng gitara. Okay? So, hindi to para sa mga intermediate na mga gitarista, pero para to sa mga beginner na nagtatanong kung paano ba ang pinaka the best way na magtono ng gitara. Okay? So, simulan natin. So, alam naman nating lahat na importante na ang gitara mo ay nasa tono. Unang-una sa lahat, syempre, kung meron kang gustong tugtugin, tapos natutunan mo yung chord, natutunan mo paano yung strumming, and then wala ka sa tono, hindi maibibigay ng gitara mo yung gusto mong tugtugin. So, importante yun. Kahit ako noon, nung mga una pa lang, isa to sa mga skills na natutunan ko from the start at malaking pasalamat ko rito. Okay? So, natuto ko by ear. So, marami sa amin tinuro yung way ng pagtono ng gitara gamit ang tenga natin. Pero sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan magpakahirap kung hindi ka sanay ng ganun ang way ng pagtono ng gitara, okay? So itatakal natin yung pinaka the best way na makapagtono tayo ng gitara. Nire-recommend ko sa inyo na gumamit tayo ng okay? Tuner. Yung isa is yung clip-on. Makita niyo yan. Meron din naman yung nasa mga effects. So, meron sa stamp box na tuner mismo, chromatic tuner. Meron din naman sa mga multi-effects na may kasama ng tuner. May mga gitara din na kinakabit, acoustic, electric, na meron na rin silang built-in tuner. Okay? So, swerte kayo kung meron kayong ganun. Kung wala, I highly recommend na maghanap kayo ng mumurahing guitar tuner. Okay? Guys, sinabi ko, hindi ito para sa mga intermediate at saka sa mga matataas na level ng mga gitarista. Kasi, usually sa mga ganung klaseng mga gitarista, isang chords lang na tipahin nila, they will already know kung ano yung wala sa tono at kung ano yung nasa tono. Okay? So, ito talaga is para to sa mga beginner natin na gusto matutunan at nagtatanong kung paano magtono ng gitara. Okay? So, tuner. Pakita ko sa inyo paano gumamit ng tuner. Very simple lang mga pare ko. So, clip-on tuner to. Kung nakikita nyo. Okay? So, ang gagawin lang natin sa gitara, ilalagay lang natin siya dito sa headstock. Ipit nyo lang dyan. Okay? So, usually ito natitilt yan, naiikot yan, parang ganyan. So, para pwede ko siya makita. Pero para lang sa video na to, ipapakita ko to sa inyo para makita nyo yung way kung paano makatonos gamit ang tuner or ang guitar tuner natin. Okay? Tara, simulan natin. Okay, so mga pare ko sa teaching natin, lalo na pag nagtuturo ko sa inyo sa ng mga pyesa natin na gusto nating i-cover, madalas ko sinasabi sa inyo yung tuning natin. So minsan nagda-drop tayo, minsan naman naka-standard tuning tayo or kadalasan naka-standard tuning tayo. So kung sinabi mong standard tuning, ang chords natin dito ay E, A, D, G, B, E. So ngayon, ang gagawin natin, since alam natin na ito, i-on lang natin to. Okay, so yan na siya. So ngayon, mag-i-indicate siya sa atin kung ano ang chords na ginagawa natin. So E, okay? So kung mapapansin nyo, nasa gitna siya, okay? Sa gitna ng chords na yan, okay, meron siyang indicator, okay? Pag medyo mataas tayo, taasan natin. Yan. So, naging F na siya. So, ibig sabihin, medyo higher na. Sharp na. Okay? So, gusto nating babaan. So, E. So, nakita nyo, E na siya, pero meron pa rin siyang red. So, indication yan na medyo mataas pa rin yung string natin sa standard tuning or sa note na hinanap natin. So ngayon, ayan. Wala na siya ng red, pero green na lang siya.
So, ibig sabihin yan, tono na yan. Okay. Ang next natin, E, A. Okay? So, sa A, ganun din. O, kunyari yan. Baguhin natin lahat sila, ha, para for the sake lang nung ano natin. Okay. So, A tayo. Okay? Kung mapapansin nyo, yung A natin, A flat. So, ang gagawin natin, tataasan natin siya para maging A. Kasi naka-flat siya. Okay? Hanggang sa ma-reach niya yung gitna. Okay? So, A na siya. Ang next natin, D. Okay, so nakita nyo, hindi pa umaabot yung yellow na yan dun sa gitna. So, ibig sabihin yan, taasan natin. Ayan. Okay. G na tayo sa G. Okay. Konti lang. Konting taas lang. Iyan. Okay yan. Tapos B. Okay, kung mapapansin nyo, naka B flat siya. So, kung B flat, tataasan natin ngayon yung string natin. Okay, so ngayon B na siya. Okay, ang next natin, E. Mababa rin yung E. Tataasan natin. Okay. So ngayon, kung subukan natin. So, nasa tono ng gitara natin. Okay! So, I hope na may natutunan kayo mga parigoy. At kung nakatulong to sa inyo, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-comment down below. Kung meron kayong mga tanong, mga parikoy, to clarify, don't forget, meron tayong comment section and you can always ask me and I'm gonna try my best para masagot ko yung mga comments niyo, okay? So, hanggang dito na lang tayo mga parikoy, okay? Kung nagustuhan niyo to, huwag niyong kakalimutan mag-like at syempre mag-subscribe, okay? Keep sharing mga parikoy. Kita kayo sa next time.